So what's up mga ka-asim? So andito na naman po tayo. Nagbabalik na naman po ang inyong sweet na lime sa buong mundo mga ka-asim, upang maghatid sa inyo ng another video reaction para sa araw na to. Kung napapansin ninyo guys, isa lang yung damit na suot ko ha, kasi gumawa ako ng mga 3-5 video ngayong araw na to. So ipopost ko na lang siya everyday. So daily tayo magpopost ng mga videos. Ayan, para meron po kayo mapanood araw-araw ha. Hindi ko po siya makayang i-post ng every isang araw, 3 or 2 kasi ano po, medyo mahirap po mag-edit. Oo, so paisa-isa lang muna tayo kada isang araw ha. Abangan nyo na lang po yung mga videos natin everyday. Ayan. Susunod na video natin, syempre ganun pa rin. Nanggaling pa din kay Kapatid Avinids. Ayan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa YouTube channel ni Kapatid Avinids, ayan guys, ilalagay ko po sa description box. Ganun din guys, huwag na huwag ninyong kalilimutan na mag-subscribe din sa YouTube channel ko para patuloy tayong maghahatid ng mga video reactions, video commentary sa inyo. Ayan. So ngayon guys, ang title ng video na to ay para sa mga kabataan ngayon. Oo. Oh, kabataan, alam mo ba ito? Kasaysayang itinago ng mga Pinklawan or Dilawan. Ayan. So ano pa bang hinihintay natin? Let's get it on! Narito ang mga malalaking proyekto ni dating Pangulong Maria Corazon Cuanco Aquino na itinago ng mga nakaraang administrasyon. At ito ay para na rin sa kalaman ng mga kapatid nating mga millennials. Panoorin mo kapatid. Pagbubunyag. Grabe yung mga effects, no? Bakit niya ito ginawa? Number one. Bumuo ng Presidential Commission on Good Government o mas kilala sa PCZZ para legal na manakaw ang kayamanan ng pamilyang Marcos. Number 2, binawasan ang budget ng ating mga militar. Number 3, pinabayaan ang West Philippine Sea. Grabe no. Kaya pala ang baba ng mga sahod ng mga kapulisan at ng mga militar no nung panahon na yon. Sobrang baba. Grabe. Number 4. Pinabayaan at tuluyan ang pinamigay sa Malaysia ang Sabah. Nakakalungkot, hindi nga ba? Ayan, ito alam ko to eh. Oo. Binenta to eh. Binenta to ni Pinoy. Oo, nabalitaan ko to noon. Sa Pilipinas pa ako niyan. Number 5. Walang military exercise sa panahon ni Cory Aquino. Number 6. Ginawang voluntary ang ROTC. Oo nga, no? Tinanggal nila yun eh, di ba? Ginawang ano, parang social ano, social worker ba yan? Parang social well, ano, nakalimut, di ko alam. Number 7, social service. Ina-upgrade ang military equipment ni isa. Walang dinagdag na gamit. Nagkamit ang militar. Oo nga, puro luma na. Pansin ko lang din yan, ha? Number 8, pinalaya. Pinalaya ang mga NPA. Ayan. Number 9. Gumawa ng batas pang agrikultura pabor sa Hacienda Luisita para makamkam ang lupa ng iba. Gusto mo mag-comment? Sige nga kapatid, nang malaman namin ang inyong mga opinion. Maraming salamat po. Ayan, sige nga, mag-comment nga kayo about sa ganito, di ba? Sa Hacienda Luisita, di ba? Nagawa rin tayo ng video about yung sa Hacienda Luisita, kung ano talagang katotohanan na nangyari dyan eh. Pero grabe, di ba? Yung mga kinamkab nila yung mga lupain ng mga magsasaka. Alam nyo guys, ito, share ko lang din ha. Nagtrabaho kasi ako sa Taiwan. Punta kayo sa Taiwan guys, kahit sa ang sulok ng Taiwan, ang daming palayan. So makikita nyo yung mga nagtatanim doon, magugulat ka lang na sasakay sila sa mga sasakyan ng mga magagara. Kahit putikan sila. Yung matatanda doon or lahat ng mga farmers doon. Ibig sabihin, ganun sila kayaman. Kahit yung mga magsasaka, mga agrikultura,
Diba? Ganun ang gusto ng Pangulong Ferdinand E. Marcos doon sa bansang Pilipinas. Na yumaman ng mga Pilipino, lalo na yung sa mga kapatid natin na magsasaka na napakahirap ng ginagawa nila, pagbigyan lang ng supply, necessity needs sa ating mga tao, which is yung rice, diba? Necessity yan eh. Pagkain yan. Grabe. Number 10. Gumawa ng party list. Oo kapatid. Ayan. Tama ang iyong narinig. Gumawa ng party list para makapasok ang mga aktivista. Ayan guys, ito kung may knowledge kayo ah. Kung nakapanood kayo ng mga ano, nakaraang mga balibalita ah. Di ba may mga NPA na lalo na yung bata na yun, may mga teenager na yun eh. Na binuking niya yung mga party list na kasanib o nasa likod nito ay mga NPA. Ito yung mga party list na nagre-recruit ng mga kabataan, nagbe-brainwash ng mga kaisipan ng mga kabataan patungkol sa mga Marcoses. Kaya nila binabati ko sumasama sa mga rally, diba, ng mga walang kwentang mga party list na to. Kaya dapat guys, tayo mga Pilipino, magising na tayo sa katotohanan, lalo na sa mga millennials at sa mga kabataan ngayon. Ayan. At komunista sa Senado, na pugad naman, pugad ng korupsyon. Grabe. Number 11. Gumawa ng SK na training ground at pugad naman ng korupsyon. Number 12. Pinapapasok ang mga Chinese businessman. Number 13. Nag-approve ng batas ng contractual 5 months pabor sa mga negosyanteng Chinese. Oh ayan. Boy. Kita nyo naman, di ba? Sila pala. Ngayon ko lang nalaman to. Si Pangulong Cory Aquino pala ang gumawa nito ng batas na ganyan na 5 months contract, no? Kaya pala sobrang lalo ang daming Pilipino naghihirap, no? Ay nako, di ko alam. Kayo, kung anong comment ninyo? Kasi ako ngayon ko lang din nalaman to eh. Kasi ngayon ko lang naman to napanood, guys. Kaya ganito ako mag-comment. Kayo, kung ano yung comment ninyo nasa sa loob ninyo, you can comment down below in the comment box. Para mailabas ninyo ko din sa loobin ninyo. Ayun, mapag-usapan natin yan dyan sa comment box. Number 14. Hindi pina-operate ang Bataan Nuclear Power. Ayan, ito talaga. Bakit? Dahil para hindi malugi ang Meralco at makontrol ng mga kuwangko ang kuryente na nagpapahira sa sambayan ng Pilipino. Ayan, di ba? Alam niyo yan eh. Diba? Tayo mga Pilipino natin yan. Na sobrang taas ng kuryente. Alam nyo yun? May ginagawa pa nga silang mga rebates, diba? Pero hindi yun sapat eh. Kasi guys, ito ha, pag napatayo ang Bataan power plant na yan guys, at nabawi na ng Marcos ang Meralco, magandang ano yan eh, tandem yan. Kaya nga diba nasabi sa previous videos natin na baka ang kuryente maging libre na eh. Or kung sakali man magkaroon ng bayad to for maintenance purposes na lang. Kasi nga, grabe yung maitutulong ng Bataan power plant na yan. Sobrang bababa ang kuryente, guys. Ganun katindi. Ganun sila kaisip. Ganun ka-advance mag-isip ang mga Marcoses. Lalo na ang dating Pangulong Ferdinand E. Marcos. Grabe. Number 15. Benenta ang mga dam sa Aboites. Na disinsani oh. Magbibigay na kaginawa. Kaginawaan sa mga bayani nating kapatid na mga magsasaka. Diba? Sa mga ugali? Number 16. Binigyan ng first priority in business ang mga Chinese. Alam niyo yan? Guys, kahit sa ang lupalop ng mundo ngayon, namamayagpag ang Chinese products. Alam niyo yan? Diba? Sa Pilipinas, kinain na tayo ng Chinese products. Mupuro Chino na ang mga negosyante sa Pilipinas. Alam niyo yan. Diba? Alam nating lahat yan. At simula yan nung umupo ang mga Aquino. Nagpasukan na lahat ng mga investors, mga foreigners na siyang umalipin sa ating mga Pilipino. Na tayo itong may mga dugong maharlika. Diba? Kaya guys, pag-usapan natin sa comment box yan. Gusto kong marinig, malaman ang inyong mga komento paukol sa video na to. Para malaman natin ang katotohanan, di ba? 17. Sinunog at pinalitan ng mga libro.
pinalabas na pinaslang ni dating Pangulong Ferdinand I. Marcos si Ninoy Aquino. Kahit na panalo sa lokal at international court si dating Pangulong Ferdinand I. Marcos. Nakakalungkot, hindi nga ba? Number 18. Hindi pinalabas sa mga media na panalo at inosente ang mga Marcoses. Diba? Number 19. Hindi yan malalaman ng sambayanan kung walang record ang mga Marcoses eh. May record sila niyan kasi hindi pinapalabas talaga sa media nung araw eh. Kasi siyempre, limitado pa ang media noon eh. Kung ano lang naririnig, napapalood ng mga tao, yun ang pinaniniwalaan. Wala pang social media eh. Pero kung may social media, naikalat sana yung mga katotohanan, di ba? Tulad ngayon, tulad sa mga ganitong paraan, naikakalat natin yung mga ganitong mga katotohanan, di ba? Kaya please, I encourage you to like this video and share this video, guys. Makikalat to sa lahat ng mga kilala ninyo para malaman nila yung buong katotohanan. Ginamit ang martial law victims para mabaling ang atensyon ng mga tao kung ano ang totoong nangyari, bakit nagdeklara ng martial law, at kung ano ang totoong ugat nito. Number 20. Bilyon ang ginagasta araw-araw sa pinapalabas ng martial law propaganda sa mga media. Number 20. Totoo yan, guys. Grabe, no? Kada ano nagko-comment tayo kasi nakakainis eh. So, ito kasi yung katotohanan eh, di ba? Ito guys, konting kaalaman lang. Alam nyo ba ibig sabihin ng martial law? Please paki-explain sa akin yung kung sino yung nakakaalam. Paki-comment down below na rin dyan. Kasi ang martial law is, it means may nanggugulo sa bayan eh. Babala to sa bawat mamamayan ng isang bansa. Diba? Kasi threat to sa gobyerno at sa mamamayan bansa. Kasi noong araw guys ha, ako, baby pa ako nung pinanganak ako eh. Baby pa. Oo nga naman, baby pa talaga ako nun. Pero kasi nung pinanganak ako nung kasi 1985 eh. So pababa na si Ferdinand D. Marcos nun eh. Pero kasi guys, naikwento na sa akin to ng mga ano ko, ng mga lolo-lola ko eh. Mga tita-tita ko. Na noon talaga, sobrang peaceful eh. Nagkaroon lang eh, pinasok ng mga NPA, yung mga ospital, yung mga simbahan, eskwelahan. Lahat pinasok nila eh, nanggugulo na sila eh. Nagbibista sila ng pang-militar. Ayun. Tapos pinapatay nila yung mga sibilyan. Kaya nangyayari, kaya nagdeklara ang dating Pangulong Ferdinand I. Marcos ng martial law para maiwasan itong mga ganitong bagay. Pero hindi lang yun dahil sa kaisipan, kumbaga sariling intensyon ng Pangulong Ferdinand I. Marcos eh, sumangguni siya sa buong mga leaders na nasa sa gobyerno ng Pilipinas about this martial law. Eh nag-agree naman lahat, kaya siya na yung nag-declare kasi siya yung presidente that time. And walang pangit sa martial law na yan, guys. Diba? Pinalitan ng mga aklat ng kasaysayan at ginawang bayani si Ninoy Aquino. Yan ang mali. Na-brainwash tayo niya. Kahit ako noon, nalaman ko ganyan yung malaki. Tumanda na. Hindi pinatuloy ang Manila Broadway Control sa Luzon, Visayas at Mindanao Bridge. MRT diba? Pasay Tubacor Cavite Extension. Gimaras Tulawilo Bridge. Kahit maraming dami, oh. Sa World Bank. Mga minamahal kong kapatid, sana naman ay huwag kayong magalit sa akin. Ako lamang po ay nagsasabi ng katotohanan. Sana sa video na ito ay mayroon kayong natutunan. At huwag niyong kalimutan na mag-like and subscribe to my YouTube channel para lagi kayong ma-update sa mga bagong videos na i-upload ko. At huwag din niyong kalimutan na ang may malinis na kaluuban ay walang kinatatagutan. Maraming salamat po. Ayan guys, totoo yun. Ang malinis na kaluuban ay walang kinatatagutan. Grabe, iniwan niyang mensahe, no? Kaya guys, kayo, ano ang opinion ninyo? Diba? And I hope that meron tayong natutunan at meron tayo, huwag kayong magagalit ha sa aking mga komento at sa gumawa ng video na yan. Dahil sinasabi lang natin o nilalathala lang natin kung ano yung nalalaman natin na katotohanan. Diba? Kaya nga,
Sina-challenge ko rin kayo na you make your own research para malaman din talaga ninyo kung ano yung katotohanan eh. Diba? Kasi ngayon talagang na-brainwash na ng mga Pinklawan, ng mga Dilawan, ano ng mga kabataan ngayon dahil sa mga party list na yan, diba? Na-brainwash na lang yung mga utak na yun kasi masama sila sa mga rally-rally na yan eh. Na dapat sana mga magulang ng mga kabataan na to, nag-guide natin yung mga anak natin ng tama eh. Diba? I-ano natin sa kanila. Share natin sa kanila ang mga ganitong klase ng video. Kaya guys, I will encourage everyone again. So please like this video and share this video sa lahat ng mga kilala ninyo para maikalat natin yung katotohanan. Tulad ng narinig ninyo guys, di ba? Ang may malinis na kalooban ay walang kinatatakutan. Kaya ano pang kinakatakot mo, i-share mo na ang video na to. And please guys, don't forget to subscribe to my YouTube channel. And pa-click na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga latest video uploads na i-upload natin dito sa YouTube. And also sa TikTok na rin, na sa ibang mga social media accounts natin. And also guys, please follow me on my social media accounts. And lalagay natin lahat yan dyan sa baba. Ayan, follow nyo lang ako guys. And also sa kapatid natin, sa si Kapatid Avinids guys, nandyan yung link sa description box. Please i-follow nyo po or i-subscribe nyo po yung YouTube channel niya guys. Supportahan po natin ang bawat isang mamamayang YouTuber. O, lalo na pag Pinoy, supportahan natin yan. Ayan, so, eto na naman guys, bago tayo magtapos, mag-shoutout muna tayo. Ayan. So, shoutout muna tayo guys. Eto, shoutout natin si SLY24. Ayan, panotis daw. Eto na. Ayun, notice kita dito, i-mention na lang kita dyan sa baba ha. Tapos si Mariela Nunez, ayan, mega mega love shoutout sa iyo kapatid. Si Missil, ayan, Miss L, ayan, mega love shoutout sa iyo. Shoutout ha, ayan. Tapos sino to? Chona Chet, ayan, mega love shoutout. Thank you for supporting me on my TikTok. Ayan, mga kaibigan natin sa TikTok to guys ha, o mga nagko-comment sila. Ayan, thank you so much sa inyo lahat sa suporta, sa walang sawang pag-support sa mga videos natin. Kecha Tamparong, ayan, mega mega love shoutout din sa iyo dyan. Ayan, so ayun na po yung lima na mga sinashoutout natin every videos natin. So next time na ulit yung iba. Sobrang dami nito sa totoo lang. Pero syempre pinipilit natin iiksian yung mga ano natin eh. Yung mga videos natin para naman ano, marami tayong magawa pang mga video. Ayan, so hanggang dito na lang mga kaasim. Ayan, in 3, 2, 1, peace out. Ciao. Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon.